Sa mga balitang mayroong pag-asa, Seventh-day Adventist Church naging katuwang ng Urdaneta City sa Barangay Officials Moral Recovery Seminar. Voice of Youth expand sa Silang Cavite, matagumpay na umakay ng mga tao sa pagbabautismo. Bagong pangulo at mga direktor na mamumuno at maglilingkod sa Adventist Hospital Palawan itinalaga. Northeast Luzon Mission Local Church Governance Training pinangunahan ng North Philippine Union Conference. Paite, Seventh-day Adventist Church nagdaos ng revival meeting. Kauna-unahang Isabela Wide Women's Retreat idinaos ng Northeast Luzon Mission. Isang linggong pangangaral sa rooftop Seventh-day Adventist Church sa Taguig City naghatid ng mga tao sa pagbabautismo. Mga mag-aaral ng Oriental Mindoro Institute nakibahagi sa Pathfinder Camp. South Central Luzon Conference nagsagawa ng Media Ministry Training sa Catanawan, Quezon. Youth Camp naging pagpapala sa mga kabataan ng Antipolo Hilltop Seventh-day Adventist Church. Masayang pagbati sa inyong lahat. Narito kaming muli upang maghatid ng balita at mga pinakabagong update sa paglilingkod ng mga Seventh-day Adventist sa teritoryo ng North Philippine Conference sa Luzon. Naging katuwang ng pamahalaan ng Urdaneta City ang Seventh-day Adventist Church sa ginanap na Moral Recovery and Righteous Leadership Seminar. Ang mahalagang kaganapan ay kinapulutan ng aral ng mga opisyal mula sa 34 na barangay ng nasabing lungsod. Si Mike Daniel Subala para sa report. Kita ko rin na parang hindi rin nagbabago. Puro din kami sa mga ganyan na kumisan, may nag-o-offer na kung ano-ano dyan, lalo ngayon malapit ng eleksyon. Ang ating mga komunidad ay may mga halal na mga leader. Sila ay may mga responsibilidad na gampanin at pagkakakilanlan na dapat pangalagaan. Subalit ang problema sa pamumuno ay laganap pa rin. Narito po tayo ngayon sa Urdaneta Cultural and Sports Center na kasalukuyang sinasagawa ang Moral Recovery and Righteous Leadership Seminar para sa ating mga leader sa lokal na gobyerno. Nakitang pangangailangan ng Urdaneta City ang nasabing programa, kung kaya't nagsipagdalo ang mga opisyales ng 34 na barangay ng nasabing syudad. Ang ating mission, sinabi niya, to arrest moral decay, kaya kailangan ibangon ang moralidad ng mamamayan through the barangay officials. Idiniin din sa programa na mabisang sangkap sa mabuting pamamahala ang magkakaroon ng mabuting kalusugan. Kung tayo ay tunay na nagbibigay ng pagpapahalaga sa ating moral recovery, kasama talaga dito ang holistic approach na dapat nating ibigay. Kapag malusog ang katawan, hindi mainitin ang ulo, makapaglilingkod na mas mahaba. Mananatiling kaisang Seventh-day Adventist Church sa lokal na gobyerno ng syudad sa pagpapanukala ng isang maayos at mapayapang pamamahala. Kailangan din na lalabas tayo doon sa mga hindi natin mga kasamang Seventh-day Adventist in order for us to have a peaceful, healthy, and morally recovered community. Ang pasasalamat ng mga dumalo, Maganda para maliwanagan ang isip namin na maiwasan yung bigay-bigay dyan. Tiniyak naman na magpapatuloy ang nasabing programa. Pagkatapos dito sa Urdaneta City, ay binabalak din po namin susunod doon sa Villasis, dito sa Asingan, and the near municipalities po. Bukod sa bayan ng ating Diyos ang siyang pumili sa ating mga namumuno. Kaya kaibigan, tim-tim natin silang ipanalangin. Layunin ay magatid ng balitang may pag-asa. Mike Daniel Subala para sa Hope Today, NPUC News. Matagumpay na ginanap ang Voice of Youth Expand ngayong taon sa 1000 Missionary Movement Campus, Silang Cavite. Sa pangunguna ng Diyos, ito'y naghatid ng mahigit 100 tao sa pagbabautismo. Ang balitang hatid ni Marisol Cañete. Matagumpay na isinagawa ang programang Voice of Youth Expand ngayong taong 2022, kagalakan ng naranasan ng bawat dumalo sa gabi-gabing pangangaral,
Youth Ministers Director ng Southern Asia Pacific Division o SSD Pastor Ron Henibago ang tumayong tagapagsalita na ginanap sa loob ng 1,000 Missionary Movement Campus Church. Ito'y nagsimula noong ika-apat hanggang ika-walong araw sa buwan ng Abril. Layunin ng programa ang ipaabot sa mga tao, lalong-lalo na sa mga kabataan, ang pag-asa at pag-ibig ng Diyos. Humigit kumulang 600 katao ang dumalo at karamihan sa mga ito ay kabataan na nagmula sa iba't ibang distrito ng Cavite. Sa gabi-gabing pakikinig ng lektura, ganun din namang naranasan ang pagpapala ng mga tagapakinig. Ipinakita sa akin ng Panginoon na ang programang ito ay dapat hindi kaligtaan yung mga ganitong pagkakataon. Ang impact nito sa akin ay napakalaki. Nakita ko yung aking mga pagkukulang at yung mga dapat ko pang gawin. Sa huling gabi ng programa, marami ang tumugon sa panawagan na tanggapin si Jesus bilang Diyos sa kanilang buhay. Para doon sa mga nakapakinig, patuloy kayong mag-aral ng salita ng Diyos. Konti lang, 5 topic lang, 5 paksa lang atin na pag-aralan. Continue to study the Word of God. Araw ng Sabado, 9 ng Abril, ay ginanap ang Mass Baptism sa Adventist University of the Philippines o AUP. Humigit kumulang 105 tao ang nagdesisyong magpabinyag o tanggapin si Jesus bilang kanilang tagapagligtas. Nakinig ko po yung mga salita ng pastor kanina, parang naiiyak ako. Yung pag-aano nila, pagsasalita, parang may pag-asa pa sa buhay. Kasi nung una po kasi wala akong pag-asa sa buhay. Tunay ngang nagbunga ang panalangin ng bawat isa sa naganap na pangangaral, hindi lamang tayo ang nakaranas ng pagpapala, kundi pati ang mga nakinig, sumubaybay, mas lalong higit ang mga taong nagdesisyon na tanggapin ang Panginoon sa kanilang buhay. Ako po si Mirsel Cañete, nagbabalita para sa Hope Today, NPUC News. Formal nang itinalaga ang bagong pangulo, mga officer at mga direktor na manunungkulan at maglilingkod sa Adventist Hospital Palawan sa idinaos na installation and turnover ceremony sa AHP Church sa suporta ng Southern East Pacific Division at North Philippine Conference. Nakatakda nilang paglingkuran ang hospital hanggang 2025. Nagbabalita si Rose Ann Montealegre. Ang turnover, installation at dedication ceremony ng bagong presidente, officers, director at managers ng Adventist Hospital Palawan. Ito ay ginanap sa iglesia ng Adventist Hospital Palawan. Ang nasabing programa ay dinaluhan ng mga manggagawa ng nasabing institution, stakeholders, ganun din ng president at iba pang officers mula North Philippine Union Conference at Southern Asia Pacific Division. Ang administration ng North Philippine Union Conference ay nagpapasalamat na tayo po ay nakapagtalaga ng mga leaders dito sa ating Adventist Hospital Palawan. And we are praying na ang gawain po dito ay patuloy na may sulong, na talagang may isapamuhay yung ating sinasabing a happy place at a happy people. So we would like to pray and support the leadership. On behalf of the Southern Asia Pacific Division, I would like to express my thanks for this opportunity you have given us. We could be able to take part on this very special on the installation program for newly elected officer president. Puno naman ang kasiyahan at pananabik ang naramdaman ng outgoing president na si Mr. Elias Apacible Jr. at incoming president na si Mr. Marjo Pialago sa kanilang naganap na turnover. Yes, I'm happy to be back here in Palawan at pasalamat ako sa opportunity that God has given me to serve Palawan once again. My prayer is that we will continue to flourish, we will continue to share hope, health, and happiness to the Palawinos. Bagaman may bahagyang kalungkutan na naramdaman sa puso ng mga manggagawa ng Adventist Hospital Palawan para sa paglisa ng dati nitong presidente, ay mas nangibabaw sa kanila ang mainit na pagtanggap sa bagong leader at ang layuning ipagpatuloy ang serbisyong pangkalusugan sa buong lalawigan ng Palawan bilang a happy place. Naway ang pagpapala ng Diyos ang gumabay sa bagong pamunuan ng Adventist Hospital Palawan.
Mula rito sa City in a Forest, Puerto Princesa, ako si Rosen Monte Alegre, hatid ay balitang may pag-asa para sa Hope Today, NPUC News. Sumailalim sa Local Church Governance Training Level 1 ang mga leader at elder ng mga simbahan sa Northeast Luzon Mission Territory. Ang nasabing training ay ginanap sa pangunguna ng North Philippine Conference. Si Solomon Cadiz para sa report. Ginanap ang Church Governance Seminar Part 1 para sa mga pangulo ng mga lokal ng iglesia sa mga lalawigan ng Isabela at Quirino sa Northeast Luzon Adventist College. Kabilang sa mga pangulong dumalo ang mga kalihim, ingat yaman at matatanda ng iglesia. Naging tagapagsalita sila Pastor Jose Sabat Jr., Executive Secretary, at Mr. Rabe Velasco, Treasurer ng North Philippine Union Conference. Layunin ng local church governance na magkaroon tayo ng pare-parehong pagkaunawa kung papaano pinapangasiwaan ng iglesia, pagganap ng misyon ng iglesia na gawing disipulo ang mga tao. Tampok sa mga topikong na ibahagi ay ang church membership, ministry of the clerk, the work of the church board, at ang local church financial system. Mahalaga ang seminar na ito sa direksyon ng NPUC na nakapaloob sa temang I Will Go With My Church. Naging pagpapala din ang pagtalakay ni Dr. Meridian Sabat ang kahalagan ng Adventist education. Humigit kumulang 400 ang dumalo sa nasabing seminar. Ayon sa mga dumalong matatanda ng iglesia, ang seminar ay malaking tulong sa paglago at paggawa ng mga church leader. Ang training na ito ay maganda para sa may saayos sa pamamalakad ng ating mga iglesia. May saayos niya yung mga member niya at magampanan nila yung mga tungkulin nila. Layuning maghatid ng balitang may dalang pag-asa, Solomon Cadiz nag-ulat para sa Hope Today, NPUC News. Nagkaroon ng panibagong sigla sa pananampalataya ang mga miyembro ng Paite Seventh-day Adventist Church matapos ang isang linggong gabi-gabing online revival meeting. Ang nasabing revival, pinangunahan ng kanilang butihing pastor ng distrito. Ang balitang hatid ni John Miguel Flora. Prepare to meet the Lord. Ito ang tema sa gabi-gabing revival meeting ng Paite Seventh-day Adventist Church na idinadaos via online noong April 6 at nagtapos ngayong araw, April 9, sa pangunguna ni Pastor Ernel Garzula, Eastern Laguna District Pastor. Pagpapanibagong sigla ang layunin ng programa na nakasentro sa kung paanong maghahanda ang bawat isa sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. Sa huling araw ng revival meeting, idiniindi ni Pastor Ernel Garzula mula sa mga talata ng Lucas 10:27 ang kahalagahan ng patuloy na koneksyon sa Panginoon sa pamamagitan ng pag-ibig sa Kanya. Hinikayat din niya ang mga kapatid sa 100% commitment ng buong aspeto ng buhay na may patungkol sa mental, physical, spiritual at social na pagkatao. Kailangan natin ihanda ang ating buong pagkatao, hindi lamang ang ating buong pagkatao, pati ang ating mga membro sa tahanan, ang ating mapapahay, membro sa ating bawat iglesia. We need to help them to prepare for the soon coming of our Lord Jesus Christ. Amen? Parte rin ng nasabing Sabbath worship ang communion service bilang pagpapaalaala sa mga miyembro ng iglesia sa buhay na dinanas ni Kristo noong napako ito sa krus. Yakapan, iyakan, at hindi maikubling kagalakan ang nadama ng mga kapatid habang umaawit sa pagtatapos ng Santa Cena. Layunin ni maghatid ng balitang may pag-asa mula dito sa Paite Seventh-day Adventist Church. Ito si John Miguel Flora, nag-uulat para sa Hope Today, NPUC News. Happy Sabbath from Paite Seventh-day Church!
Sa kauna-unahang pagkakataon ay nagtipon ang mga Adventistang kababaihan ng Northeast Luzon Mission sa ginanap na Isabela Wide Women's Retreat sa temang Women of Virtue. Ito ay ginanap sa pangunguna ng Women's Ministries Department ng nasabing mission. Si Abigail Lemmy para sa report. Ginanap ang kauna-unahang Isabela Wide Women's Retreat noong 9 at 10 ng Abril 2022 sa pangunguna ng mga officers ng Isabela Federation at Women's Ministries ng Northeast Luzon Mission. Aninag sa mga ngiti ng mga kababaihan na sila ay masaya, kontento at pinagpala sa pakikinig sa mga lektura na ipinagkaloob ni Naginang Leila Nigirilyoma, Remedios Lemmy, Cheryl Ronas, Josephine Ines at Maureen Marinas, ang Women's Ministries Director ng Misyon. Nagtipon-tipon ang halos 350 mga kababaihan mula sa iba't ibang iglesia sa probinsya ng Isabela. Topikong gaya ng Women of Virtue, Supportive Wives, Godly Beauties, Wise Providers, Strong Women, Empathic Mothers at Noble Figures ang naging daan ng pagpapala para sa mga kababaihan. Maraming pagpapala akong na-receive. Natutunan kong maging resilient at maging strong woman para makatayo sa hamon ng buhay. Maging submissive and supportive wife and respect my husband. Itong seminar ng Women's Ministry ay napakarami akong natutunan. Pwede ko pang baguhin ang aking lifestyle, ang aking relationship sa aking asawa upang sa ganun ay magkakaroon kami ng mas masaya pang relasyon o pamilya kahit wala ng aming mga anak sa amin. Umuwing matatag ang desisyon ng mga kababaihan na sila ay magiging Women of Virtue sa tulong ng Panginoon. Layuning maghatid ng balitang may dalang pag-asa, Abigail Lemmy nag-uulat para sa Hope Today NPUC News. Isang linggong pangangaral tuwing gabi sa rooftop Seventh-day Adventist Church, Taguig City ang naghatid ng mga tao sa pagbabautismo. Ito'y ginanap sa temang The Truth Will Prevail. Sa pagtutulungan ng North and South Taguig Districts, ang balitang hatid ni Cherry Silapan. 6 na individual ang tumanggap ng banal na bautismo mula sa North and South Taguig District dito sa rooftop Seventh-day Adventist Church hapon ng Sabado, 9 ng Abril, taong kasalukuyan. 4 mula sa South Taguig District ang nagpasyang tanggapin ang Panginoong Hesus bilang kanilang personal na tagapagligtas. Matapos dumalo sa isang linggong pangaral na isinagawa sa rooftop church na pinangunahan ni Elder Robert Chidosho bilang tagapagsalita at sinuportahan naman ng mga kapatiran. Ang evangelistic series ay may temang The Truth Will Prevail at ginanap ng pisikal at online via Facebook Live. Ang mga dumalo sa nasabing pangaral ay dinalaw din ng mga kapatiran upang mas maipaliwanag ng maayos ang mga turo sa Biblia. Pamamagitan po ng effort ng ating mga kapatid na tunay nga po na sila po ay nagdalaw at nag-imbita gabi-gabi sa loob ng 6 na gabi ay nagkaroon kami ng pagkakataon na sila po ay maimbitahan at pasalamat kami sa Panginoon. Naging malaki naman ang bahagi ng mga kabataan sa Care Group Evangelism na isinasagawa ng C5 Seventh-day Adventist Church ng North Taguig District upang mailapit ang mas maraming tao sa paanan ng Panginoong Hesus. Ang gawain na nakita natin ngayon kung bakit may mga akay tayo na nabinyagan dahil ito sa mga effort ng mga kapatiran, lalo-lalo yung mga kabataan, ito ay mga care group nila na sinamahan nila, mga kaibigan, yung iba ay classmates sa high school, yung iba mga kapitbahay na pinupuntahan nila. So malaking effort ang ginawa ng mga kabataan para maakay yung ating mga bagong binyagan. Pinangasiwaan ni Pastor Dante Honorica ng Makati District ang nasabing pagbabautismo. Isang kagalakan na makita ang mga kapatiran na patuloy na gumagawa para sa Panginoon. Ang lahat ng papuri ay sa Diyos. Layuning maghatid ng mga balitang mayroong pag-asa. Ako po si Cherry Silapan, nag-uulat para sa Hope Today NPUC News. Nag-enjoy at masayang natuto ang mga mag-aaral ng Oriental Mindoro Institute nang sila'y sumabak sa 5 araw na Pathfinder Camp. Doon sila ay tinuruan ng life and leadership skills,
kasama ng iba pang kaalaman at kasanayang nakapaloob sa Pathfinder program. Si Doms Agoncillo para sa report. Nagsagawa ang paaralan ng Oriental Mindoro Institute ng Pathfinder Camp sa Magalang Farm, Manguyang Gloria, Oriental Mindoro noong 28 ng Marso hanggang 1 ng Abril taong kasalukuyan bilang paghubog sa kaalaman at kasanayan ng mga mag-aaral. Ang OMI ay isang paaralang Adventista sa Gloria, Oriental Mindoro na may layuning ipanumbalik ang imahe ng Panginoon sa bawat mag-aaral. Isa ang Pathfinder Camp sa inaabangang aktibidad ng paaralan na ginaganap tuwing bago matapos ang taong panuruan. Naglalayon itong mahubog ang mga mag-aaral na maging mga leader na naaayon sa nais ng Panginoon. Sa ilalim ng jurisdiksyon ng Principal Mrs. Matilda M. Padilla, pinangunahan ang programa ng mga guro ng nasabing paaralan. Sa pamamagitan ng mga ganitong activities ay ating mas makikita na ang pagkakaisa at ang tiwala sa kanila. Dapat nandun yung tiwala sa ating Panginoon at yung ating paggawa sa ating Panginoon. Ang nasabing aktibidad ay hindi lamang upang mahubog ang kanilang kakayahan, kundi upang mapalakas ang pananampalataya ng bawat mag-aaral. Napakarami pong naitulong ng Pathfinder Camp na ito sa aking buhay. Especially bilang isang kabataan, nakatulong ang Pathfinder Camp na ito upang lumabas ako sa comfort zone ko na kung saan nahihirapan akong hanapin ang ating Panginoon. Kasi sa comfort zone na yon, nandun yung mga bagay na naghahadlang, may mga barrier na naghahadlang para makapunta ako sa Panginoon. Nagsagawa ng maikling devotional tuwing umaga at gabi na siyang naghihimok sa mga mag-aaral upang makisangkot sa gawain ng Panginoon. Ang gawaing kagaya nito ang nagtuturo sa mga bata mula sa murang edad ng tungkol sa Panginoon at huhubog sa kanilang pananampalataya na makakatulong sa panahong sila naman ang magpapatuloy sa gawain ng Panginoon. Lahat ng papuri ay sa Panginoon sa pagpapahintulot at pagbibigay biyaya sa mga ganitong gawain. Layuni magatid ng mga balitang may pag-asa. Ako si Doms Agoncillo, Hope Today, NPUC News. Sumailalim sa medium ministry training ang mga Adventistang kabataan mula sa Districts 1, 2, and 3 ng Bundok Peninsula at Southern Quezon. Ang training ay sinagawa sa Katanawan, Quezon sa pangunguna ng South Central Luzon Conference, Communication and Youth Ministries Departments. Nagbabalita si Jemmy Lou Liobit. Isang programa ang isinasagawa sa Tagbakan Ibaba, Katanawan, Quezon ngayong April 8, 2022 upang sanayin ang mga kabataan sa larangan ng media. Hindi inalintana ng mga kabataang nagmula sa Bundok Peninsula 1 to 3 at Southern Quezon 1 to 3 districts ang masamang panahon upang makadalo sa youth media training. Kung kaya ito ay binubuo ng humigit kumulang 100 bilang ng mga kabataang dumalo. Nagsimula ang programa araw ng Biyernes, pagpatak ng alas 2 ng hapon, sa pangunguna ng mga kabataang nagmula sa distrito ng Bundok Peninsula 1 at sinunda na ito ng unang session ng training na pinangunahan ng SCLC Media Team. Ang media kasi, yun na yung means, ng isa sa mga means ng ministry natin ngayon. Pero ngayon, hindi lang voice at saka press. So, meron na rin tayong mga ginagamit natin ngayon, mga bagong teknolohiya. So, ito ang ating gagamitin din ngayon. Pagkagat ng dilim ay ginanap din ang Vesper program at nagbigay ng mensaheng inspirasyon para sa mga kabataan si SCLC Youth Director Pastor Saldi Estrada. Kaya kung bakit dito isinagawa ang ating youth media training sapagkat ang Quezon ay medyo malayo na sa lugar na kung saan ay nararapat na maging bahagi sila sa kalakaran ngayon ng ating media. Kinaumagahan, dinaos ang Sabbath worship bilang pagsamba at pagkahapon ay nagkaroon ng sundown worship kung saan nagbahagi ang piling mga kabataan sa iba't ibang distrito ng kanilang refleksyon sa nasabing pagsasanay. Malaking oportunidad sa amin at masaya dahil
Bilang mga kabataan pala ay magagamit kami sa gantong larangan na makakatulong na mapanatili ang ating pananampalataya at ganun din magagamit tayo sa local man o district man yung pinanghahawakan nating church. Isang napakagandang pribilehiyo na magkaroon ng ganitong pagsasanay para sa mga kabataan upang maibahagi ang mabuting balita sa buong mundo gamit ang media platforms at gamit ang mga talentong ipinagkaloob ng Panginoon sa mga kabataan. Sa ganitong panahon ay malakas ang impluwensya ng media sa mga tao, kaya't isang magandang daan ito upang mas mapadali ang pagtatapos ng gawain ng Panginoon sa lupang ito. Layuning maghatid ng balitang may pag-asa. Ako po si Jemilu Llobit para sa Hope Today and PUC News. Tumibay ang samahan at pananampalataya ng mga kabataan ng Antipolo Hilltop Seventh-day Adventist Church sa kanilang isinagawang camping. Sa kapahingahan at pagpapalang kanilang tinanggap sa gawain ito, nasa balita ni Lian Marquez. Upang mabigyang pansin ang kanilang kalagayang pang-espiritual, nagsagawa ng youth camp ang kabataan ng Antipolo Hilltop Seventh-day Adventist Church sa Antipolo del Sur, Lipa, Batangas. Mahigit kumulang 25 kabataan ang nakaisa sa programa na may temang Renewed. Ang gawain ito ay pinasimula ng iba't ibang aktibidad tulad ng devotionals, worship services, hiking at free night. Saya po kasi may mga dumadating pong bago na nakikilala namin sa papalagdag po sa ating mga kabataan. Bilang tugon sa hindi pirmihang bilang ng mga kabataang dumadalo sa bahay-sambahan, naglalayong palakasin ang samahan ng mga kabataan at talubata. Gayun din ang paghubog sa kasanayan nila sa paglilingkod. Ang Antipolo Hilltop SDA Church, bilang isang bagong tatag na bahay-sambahan sa lungsod ng Lipa, na bumubuo ng malaking porsyento ng mga kabataan. Napaka-importante na sanayin ang mga kabataan sa paglilingkod. Matapos ang 2 taon na hindi pagkakasama-sama ng mga kabataan dahil nga sa bunsod ng pandemya na ating kinakaharap, ay binigyang diin at pansin ang unang pagkikita. Ang benepisyo nito para sa atin na sa iglesia at sa kabataan o sa kabataan ay sila ay magkakaroon ng parang pagpapahinga sa ibang mga o usual na ginagawa, pagpapahinga sa gadget o pagpapahinga sa mga online o ano paman, at pagtuon sa gitna ng kalikasan, ikalawang aklat na mahalaga sa pananampalataya natin, unay ang Biblia at kalikasan, ito'y lalo pang magpapatibay ng relasyon sa Diyos sa pag-aaral ng kanyang kabutihan sa gitna ng kalikasan. Layuning maghatid ng balitang may dalang pag-asa. Ako si Lian Marquez, nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. Yan muna mga balitang aming hatid ngayon. Palaging tumutok sa Hope Channel Philippines para sa mga update sa ating mga kapatid at kanilang mga paglilingkod sa buong Luzon ngayong taon. Panoorin ang Voice of Health, programang pangkalusugan hatid ng Adventist Medical Center Manila, NPUC Health Ministries at Adventist World Radio. Abangan tuwing alas 11 ng umaga, Lunes, Miyerkules at Biyernes, Voice of Health, dito sa Hope Channel North Philippines. Tuloy-tuloy pa rin ang online programs and services dito sa Hope Channel North Philippines at sa lahat ng Adventist Facebook pages na naka-flash ngayon sa inyong screen. Laging subaybayan ang mga programang inilunsad ng Adventist World Radio sa buong Mega Manila. Pakinggan ang Morning Watch, Voice of Health at Tinig ng Pag-asa sa DWBL, DCXL, DCRJ at DCRH, Lunes hanggang Linggo sa kanilang mga oras at himpilan. Mapapanood din ang teleradyo ng mga programang iyan sa Facebook pages ng AWR Luzon, North Philippine Conference, Central Luzon Conference, Adventist Medical Center Manila at mga pages ng nasabing radio stations. Sa aming mga kaibigang news contributor, tuloy-tuloy lang po ang aming pagtanggap ng mga balitang nais ninyong maisama sa ating mga news episode. Ipadala mga ito via email sa news@hopechannel.ph o gamitin ang hashtag NPUCNews sa inyong mga social media posts. Mula dito sa North Philippine Conference, ako po si Pastor Joel Sarmiento at ito ang Hope Today, NPUC News.